So, luto tayo ng balbakwa. Pero ang gamit ko pork since wala akong mabili na oxtail or oxfeet. Pwede naman tong pork. So, i-parboil ko muna to bago natin talaga siya papalambutin. So, after nitong parboil, hugasan lang muna and then lutuin na natin yung palambutin. So, ayan. Na-parboil ko na, tatanggalin ko and i-discard ko yung tubig and then hugasan ko yung pork. So, ayan guys, nalinis ko na siya. Palalambutin ko na, maglalagay lang ako ng 1 tablespoon ng salt and 1 tablespoon ng ginger. So, probably mga 1.5 hours lang to kasi pork naman siya, hindi naman siya oxfeet or oxtail. Pero madalas ginagamit ko talaga dito ox, kaya lang since maulan, hindi makalabas para bumili. And meron naman ako nitong pork. So, hindi naman masamang gamitin yung pork paminsan-minsan. So, ayan, palambutin na natin. So, cover muna. And then, pag nag-boil na siya, isi-simmer ko na siya. Balikan natin siya pag nagsisimmer na. So, ayan, kumukulo na siya. Pero, hahayaan ko muna siyang kumulo probably for 15 to 20 minutes. And then, i-slow simmer ko na siya. So, ito, dahil pork siya, pata, yung 1.5 hours tapos ka na magluto, including yung paggisa. So, mabilis lang itong lalambot kasi hindi naman siya oxfeet o kaya oxtail. So, after nito, isi-simmer ko na siya. So, ayan guys, napalambot ko na siya. Lalagay na tayo ng margarine and magsosote. So, 1.5 tablespoon. 1 tablespoon yan guys ng margarine. Then, lagay na natin yung onions, garlic, and green chili. Then, lagay tayo na star anise. Black beans. Konti lang. Fermented yung black beans ha. Bango. Lalagay na natin yung pinalambot kanina na pork. Lalagay tayo ng 2 cups. Meron akong tinabi na broth nung pinagpakuloan ko kanina. So, lalagay lang ako ng 2 cups. Lalagay ako ng 3 tablespoon ng tomato paste. Pag walang tomato paste, pwede namang tomato sauce. Then, 1/3 cup ng peanut butter. Kaya gustong gumamit ng spatula guys kasi madaling magsalig ng ingredients. Nail-scrape niya lahat. Lagay na rin tayo ng pineapple. Pwedeng tidbits, pwedeng chunks, kung ano yung meron kayo. Then, pork and beans. Usually, yung ginagamit kong pork and beans yung gawa ko. Nagsiset aside na lang ako pag nagluluto ako ng pork and beans. Pero since para makita nyo rin na pwedeng gumamit ng canned goods, so canned goods na lang yung nilagay ko. Then, lagay natin yung bell pepper. Konting siling labuyo. Adjust na lang kung gano'ng kanyang gusto ninyo. Then, season natin ng fish sauce at saka
asin, kulang sa alat. So habang pinapakuluan natin yan at nagbo-boil siya, sasabay ko yung achuete. Achuete seeds. Yung iba, niluluto nila sa oil. Eh, maksalanan na itong karne. So, wag nang iluto sa oil yung achuete. Soak na lang natin dito sa tubig. At sa sauce niya. Later ko nalalagyan ng salt kung kulang. Kasi, syempre, meron tayong fermented beans na nilagay. So, tingnan natin later. Pwede pang dagdagan tumamayan ng sabaw, guys. Kasi, meron pa naman akong stock dyan na ano. Since malambot na to, titimplahan na lang natin. Ito, pwede nang lagyan ng gulay. Pwede yung pechay, bok choy, kung anong gusto nyo. Pwede naman. Para at least may gulay. Diba? So, ayan. Ganyan lang siya hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong consistency ng gulay at saka yung lasa. And then afterwards, pwede na siyang i-plate. Ayan, para alam nilang maanghang, lagay tayo ng siling labuyo. Ay, pasitis pala, tawag sa Bicol.